Yung mga idol, kamusta? Kate Thurman may brutal na inamin sa laban kay Mario Barrios. At ang update sa laban ni Nonito Donaire Jr. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga matinding bakbakan ng dalawang welterweight superstar sa pagitan ng dating unified champion si Kit One Time Thurman kalaban ng Meksikano ni si Mario Barrios noong nakaraang linggo, kung saan pinatunayan lang ni Thurman Boy na hindi pa talaga tapos ang kanyang karera sa bakbakan. Matapos ang mapait na pagkatalo nito sa ating fighting senator Manny Pacquiao, binugbog at pinadugo lang naman kasi ng dating kampiyon ang mukha ni Mario Barrios at halos baliin na ang kanyang ilong sa manalakas na banat sa kanya ni Thurman at nakuha niya ang panalo via unanimous decision. At sa tagumpay ni Thurman, expected na natin na hahamunin niya ang lahat ng mga kampiyon sa division na sina Ugas, Crawford at ang mortal na karibal nito na si Errol Spence Jr. Bagamat kasabay sa mainit na hamon ni Thurman sa kanyang post-fight interview matapos ang laban, brutal na sinabi nito sa laban kay Barrios. At para sa mga boxing experts, hindi dapat pwede sabihin ito ni Thurman, lalo pa na hinahunting nito ngayon sa bakbakan ang mga halimaw sa division. Inamin lang naman kasi ng dating unified champion na kung consistent daw ang Mexican fighter na si Mario Boy na punteryahin ang kanyang bodega sa laban. Malamang daw mapabagsak siya sa ibabaw ng lona. Dagdag pa ni Thurman, hindi lang daw kasi maganda ang lagay ng kanyang sikmura bago ang laban. At feeling niya nasubrahan ito sa ensayo. At hindi umabot sa tamang oras ang recovery ng kanyang core sa oras ng laban. Kaya hindi na daw si Thurman magsisinungaling na kapag tinamaan siya ng body blow ni Barrios sa bakbakan. Literal daw talaga siya nung nasaktan. Na parang ibig sabihin nito mga idol na wala naman daw sa kanya malulutong na body shot ng binitawan ni Barrios. Kung nakapagpahinga lang ang kanyang katawan sa matinding training nito sa bakbakan. Pero para naman sa mga boxing experts, alibay na lang talaga ito ni Thurman dahil kahit anong sabihin niya, mahina talaga ang kanyang bodega. Dahil dito rin siya muntik mandali ni Manny Pacquiao sa laban nila noong 2019 na halos mata ito sa sobrang sakit na patama ni Pacman. Dapat sana hindi nang sinabi ni Thurman ang ganitong bagay sa mga boxing media dahil binibigyan niya lang ng dahilan ang mga tao na sabihin na may kahinaan talaga siya sa laban at magagamit pa ito ng kanyang susunod na makakalaban. Lalo nang gusto niyang palagan na sina Terence Crawford at Errol Spence Jr. na kilalang halimaw kapag body shot ang pag-uusapan. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, ang bakbakan ng ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. at Naoya Inoue malapit na maikasa. Kung saan ayon mismo sa 4 Division World Champion na Pinoy, may konting inaayos na lang talaga sa kampo nila at sa kampo ng hapon para maging official na ang pangalawang super fight na laban nila. At isang magandang laban to mga idol dahil bukod sa nakataya dito ang tatlong titulo sa Bantamweight Division, sigurado magiging gera ang kalalabasan ng laban dahil sa unang pagharap nila, nasungkit lang naman nila ang Fight of the Year sa taong 2019. At dito natin malalaman kung sino ba talaga sa kanila ang number 1 na boogeyman at kung sinong fighter ang lalaban sa undisputed fight kalaban ng WBO World Champion na si General Cuadro Alaska Semero.